At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang uling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mimusa, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Nagkaroon nag-ugnayan si Damibusa at Yun. Dag-ihatid ng bidata ang dalaga. Habang nilalasap nila ang kanilang pag-iibigan, dapat si nilang papalapit si Dabranto, kaya pinapasok agad ni Yun ang dalaga sa mansyon nila. Hidaral ni Don Pudring si Dabranto at inumangan sila ng riple, kaya lumayo na sila. Isang gabi, sumalakay uli si Dabranto. Nagbigla nang sinalakay sila, nag-aswa, at kasama nila ang dadali. Ano? Nandito na aswa! Ihandang mo armas! Pati ang gasolina at ang pansinde! Hintay natin yung makatapat sa kinaroroan natin. Huwag gagalaw para hindi tayo mapansin. Patayin natin siya! Patayin! Patayin na Aswang! Tignan nyo kung may sugat si Tukbol. Bilisan ninyo! Patayin na! Ubiyakan na niya dibdib! Dugo ng puso, tatay niya! Kinain ang Aswang! Saan ba katayin ang susunod ng Aswang? Kumagin tayo rito! Huwag kayong matakot! Damputin nyo ang mga armas ninyo! Ihanda! Baka sasalaki ulit! Sige na! Brado! Brado! Bumalik ang Aswang! Bumalik siya! Bumalik ang Aswang! Ako ang sasalakiin! Brado! Ano? Hindi niya ako tinamaan! Nakailag ako kagad! Mag-ingat kayo! Baka madaling niya kayo! Umalis na tayo, Brado! Hindi na kayo! Ano ba ba? Ano sumayan? Tayo na! Tayo na! Huwag niya ko iwan! Bumalik kayo dito, hoy! Alis na rin ako dito! Delikado na ako! Kayo sa akin. Wala po ako masamang hangal sa inyo. Mahal ko po ang inyong anak. Pagkawalan niyo na po ako. Papa! Buksan ninyo ang pinto! Papa! Mama! Mawa kayo sa kanya! Wala siyang kasalanan! Pagkawalan niyo na ako, Senyor. Hindi ko alam kung paniniwalaan na kita o hindi. Senyor, makakatulong po ako sa inyo para mapigilan silang sumalakay dito. Walang awa nilang kinatayang anak ko noon. Sariwang sariwa pa sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Kaya napailalim kami sa kapangyarihan ng diwata para makalayo dito at makalimot ako sa nangyari. Pero pinilit ako ni Mimosa na bumalik kami rito. Ayaw nilang manatili sa lumang panahon. Nagmamakaawa siya, kaya bumalik kami. Pero ginagambalan naman kami ng mga tao. Senyor, maniwala kayo sa akin. Tutulungan ko kayo na magpaliwanag sa mga tao. Sana yun. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero kapag nalaman kong kasabot ka, ikaw ang uunahin kong papatayin.
Buti na lang. At binigyan pa ni Papa ng isang pagkakataon si June. Ayaw ko may masamang mangyari sa lalaking nagpatibok ng aking puso. Sa kanya ako nakaramdam ng totoong pag-ibig. Ayaw ko ang nanliligaw sa akin doon sa lumang panahon. Ayaw ko si Crisanto. Si June ang gusto ko. Kaya kapag babalik sila mama at papa doon sa unang panahon, hindi na ako sasama sa kanila. Papasok na ako sa aking silid. Kung pipilitin nila kaming paghiwalayin ni June, magpapakamatay na lang ako. Salamat at nakauwi ka pa, anak. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag ka nang bumalik. Aswang si Mimosa. Hindi po, inay. Magkakamali kayo. Hindi ako pwedeng magkamali, anak. Pamilya sila ng aswang. Paano kung ikaw nang isunod? Hindi magyayari yan, inay. Kung may namamatay man, hindi po si Mimosa ang may kagagawan. Magkasama po kami ni Musa. Ikinulong po siya ng kanyang ama sa kwarto. Hindi makalabas. Bakit ba ayaw mong maniwalang? Naaswang sila, ha? Bakit? Dahil alam kong hindi totoo, inay. Nakatag-isip lamang po ang aswang na yan. Magpapaalam ako sa inyo. Babalik ako doon sa mansyon mamayang gabi. Kailangan nilang tulong ko, inay. Papaliwanagan ko ang mga taong gustong manakit sa kanila. Tulad ni Brando. Anak, pakiusap. Huwag ka na sanang aalis ng bahay. Mamamatay ako sa pag-aalala sa iyo. Kung aalis ka mamayang gabi, baka hindi mo na ako madatnang buhay dito sa bahay. Inay. Ating gabi na naman. Tahimik ang paligid. Walang tao sa labas. Hindi ko pa nararamdaman yung halima. Ang aswang. Nandito na yung ginawa kong sipat na may pinulupot ng tali. Isasaw-saw ko sa gas. Kukunin ko. Oh, narito na. Isasaw-saw ko na sa gas at sisindihan. Nasindihan ko na. Ayun, nasa tapat ng bintana si Amaya. Kapatid ko pa ang balak mong biktimahin. Ngayon, papanain kita. Tinamaan ko. Isa pa. Lalagyan ko ulit ng gasitong isang sibat. Sisindihan ko na. Nasaan na ang aswang? Biglang nawala. Si Amaya, dinagin ang kapre. Amaya! Amaya! Amaya, anong nangyari sa'yo? May sugat ka. Mga bakas ng kuko ng kapre at aswang yan. Kuya, nahihiro ako. Oh, kumanda kayong aswang at kapre. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo! Kuya, hindi ko na kaya.
mamamatay na yata ako. Hindi, Amaya. Huwag kang panghinaan ang loob. Isusugod kita sa ospital. Hirap na po. Napakahirap ng buong katawan. Amaya, huwag kang bibigay. Lumabad ka. Huwag mo akong iwan. Huwag, Amaya. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Isugod natin sa ospital si Amaya! Ikaw nang bahala sa bahay. Huwag mong pababayaan ang kalusugan mo. Mahal na mahal. Amaya. Amaya! Amaya! Nawalan ng malay. Amaya! Tulungan ninyo ako! Si Amaya! Sinaktan ng kapre at aswang! Tulong! Tulong! Ikaw pala, Jun. Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Pakikiusapan mo ako. Naitigil ko na ang pagbabantay sa aswang. Brando, tigilan mo lang paglabas ninyo sa gabi. Naisabog natin si Nadun Pudling. Alam ko, yun naman talagang pake namin. Yung maistorbo sila para lumayo na dito sa atin. At ang importante sa lahat ay ang mapatay ang aswang. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na walang aswang at hindi totoo yung aswang sinasabi ninyo. Ang nakikita nyo, isa lamang malaking paniki na gutom at naghahanap ng masisipsip na saribong dugo. Doon sila... Hindi ako naniniwala sa iyo, pare. Kung wala ka ng ibang sasabihin, makakaalis ka na. Pare, ito yung tatandaan mo. Kung may masamang kahihinatnan niyang gagawin mo, hindi mo na ako masisisi. Dahil ilang beses na kitang pinaalalahanan. Ako pa ang papaalalahanan mo. Baliktad yata, pare. Sige, alis na ko, pare. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Ayaw ko lang sanang mapahamak ka. Kung may mapapahamak, hindi ako yun, pare, kundi ikaw. Pandreg, nandito ka pala sa sirasa. Hindi ka pa natutulog. Hindi ako makatulog, Hilaria. Iniisip ko kasi kung may magagawa si John na matulungan tayo para hindi na tayo kambalain ng mga tao. Ano sa palagay mo, Pandreg? Hindi kaya siya kasabwat ng mga tao? Hindi ko alam, Hilaria. Wala na akong tiwala sa mga tao dito. Pero nakiusap ang ating anak na bigyan ng pagkakataon si John. Kaya pinagbigyan ko naman. Ewan ko, Hilaria. Ewan ko. Sige na, pinawa! Patayin na! Sino kaya? Bakit kayo basta-basta na lang pumasok dito sa bahay namin? Yung bisabo ko, kukuni ko. Papatayin ko kayong lahat! Mga kasama! Patayin sila kaagad para hindi na tayo mauna nito, Kumbreng! Nangahayop kayo! Pinatayin nyo na nga ang anak ko! Pinatayin nyo pa ang asawa ko! Patayin ko kayo! Ito rin lang sa'yo! Yung babae! Ulihin bilis! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako!
Papatayin mo. Isusumpa ko kayong lahat. Kayo'y magiging halaman na panggatong susunugin kayo. Mararamdaman ninyo ang pagkapaso araw-araw. Tiwata ng kadiliman. Isusumpa ko silang lahat! Akin. Pagkawalan ninyo ko, gusto ko mayakap ang bangkay ng aking mga magulang. Hayop kayo, Brenda. Bakit nyo ginawa ito sa kanila? Pinatenin sila Don Puding at Doña Hilaria. Pati ang dalagang mahal ko. Iginapos ninyo at hinubaran. Mga aswang sila, Jun. Kaya namin sila pinatay. Mga kasama! Patayin na rin ang babae yan! Patayin na natin siya! Huwag! Huwag niyo siyang patayin! Huwag! Kamating ka na! Mibusa! Ayan, patayin na rin siya, brado! Mibusa! Hindi sila aswang! Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyo sa kanila! Pagsisisihan ninyo! Anong nangyari sa... Anong nangyari sa amin? Hindi kami makakalaw! Mga kasama ko, bakit sila nagkaroon ng daon? Naging halaman sila! Uga! Hindi! Hindi totoo ito! Ha? Hindi! O teko, nagkakaroon din ako ng daon! Hindi! Hindi totoo ito! Hindi ako makakalaw! Musa, mahal na mahal kita. Saan ka man naroon, pinapangako ko na ikaw lang ang unang tuling babae mamahalin ko. Ikaw lang, ni Musa. Mahal na mahal din kita, Jun. Hindi kita iiwan. Tinig ni Musa. Ni Musa, ikaw ba yan? Nasaan ka? Nandito lang ako, Jun. Ako ito. Ha? Hindi ko naririnig. Dito ko naririnig sa puno ng akasya yung tinig mo. Nandiyan ka ba sa ilalim? Ako itong puno na kaharap mo. Yakapin mo ko para maging tao na ako. Ha? Oo, sige, sige. Yayakapin kita. Jun? Jun, nandito na ako. Magsasama tayo habang buhay. Manamal kita. Salamat, Diyos ko. At ibinalik mo sa akin si Mimosa, ang babaeng pinakamamahal ko. Parusahan sila Branto at mga kasama niya. Naging puno sila. Samantala, naging puno ng akasa naman si Mimosa at nang niyakap ni Jun ang puno ay naging tao na ang dalaga at hindi nagtagal nagkaisang dibdib at naging masaya sila. Samantalang sila Branto
ay dapat ilalim sila sa isang sumpa. Mag-aapo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Itong muli ang inyong Lola Seda. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Mimosa, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.